B. Hey guys, welcome back to another vlog. And finally, nakapag-video na rin ulit ako. And ma-update ko na rin kayo sa aming pamumuhay. By the way, I'm Wendy Buhay Mrs. Denya. Sa mga bago dyan, please don't forget to like and subscribe sa aming channel. Kasi back to school na, guys. And kami, meron na kami, and kami super duper excited na kabado. Yung parang mixed emotion. Dito sa Italy, back to school na. And si Matias, elementary na. May elementary na kami, guys! Grabe! Sobrang tanda na namin. Char lang. Anyway, i-share ko lang sa inyo kung ano yung mga gamit ni Matias. Parang tong video na to ay Back to School 2020 haul. Parang ganun. I-share ko lang sa inyo yung bag ni Matias na siya, actually siya ang pumili nito, guys. Ayaw nga nung daddy niya kasi masyadong matured na. Yung color kasi parang pang grade 5 na daw, ganun. Siyempre, si Matias, sinunod namin siya kung ano yung gusto niya. And napili niya to. Sabi niya yung tatak niya. And ayan. So guys, ito yung bag ni Matias. Actually, trolley siya. Ayan. Ito yung bag niya. Naka-trolley, ha. Social. Yung samantalang ako ng bata, wala. Masyadong malaki sa kanya. Pero ito yung gusto niya kasi. Tapos tinadtad ko ng pangalan. In case na may kapareho, di ba? May pangalan siya. Tapos nilagyan ko pa rin ng... Ay, nawala. Siguro nilagay ni Matias doon. Sa loob, dapat si Matias ang magpe-present ito. Kaso busy siya. Ando na to drums. So, ayan. Sa ngayon, yung notebooks niya, apat pa lang. Kasi hindi pa naman sila magsusulat. And then, ito. Siya ang pumili niyan. Itong notebook. Nilagyan ko siya ng cover na ang ganito. Nabibili na siya. Actually, nabibili na siya. 70 cents. And then, ayan, ito yung mga notebooks. Ang lalaki, di ba? Ayan. Ayan. Gusto niya daw pusa. And then, yung robot. And then, pirate. So, ito naman yung astutso ni Matias or pencil case. nilagyan ko siya ng name niya dito na tinahi ko siya kasi... Kung pangalan lang, baka kasi mabura or madaling matanggal. So, tinahi ko siya kahit hindi ganun kagandahan. At least, matibay-tibay siya. And, ewan ko lang kung mawala pa to. Anyways, so, pag binuksan siya, meron siyang gunting, lapis. Actually, ballpen na red siya. Pinaltan ko na lang ng isang lapis. Then, papaltan ko pa to kasi kailangan daw ng lapis na mas makapal. Kapag binuksan mo sa gitna naman, is yung mga color pens. Ay, yung mga ano. Yung mga pangkulay niya na nilagyan ko din ng pangalan. Ayan. Nilagyan ko siya ng name and sabi na rin ng teacher nila. Para kasi hindi sila maghiraman ng mga kaklase niya. And in case na mawala. Kasi sabi ng teacher ni Matias, minsan daw may mga bata na umuwi na walang-walang mga colors. Dahil nadadala ng iba. O yung iba naman, punong-puno ng mga colors kasi nadala na yung iba. So, ayan. Nilagyan na mas maganda na may pangalan. Ito namang sa isang side. Ganun din siya, mga color pencil din siya. Na mga color pencil din siya, nilagyan ko din siya ng names. Ayan. Mas maganda yung ganito kasi ano na, ready na siya. Ready na yung nandito na halos lahat, isang kailangan, isang hugutan na lang kasi si Matias burara eh. Kung saan-saan lang nilalagay nun. So, mas maganda siguro yung may ganito sila. Para nandito na isang, para organize kahit papano yung kanilang gamit. And next, kailangan nila kasi ng mask. Kailangan dalawa. Isang suot and then may extra mask sila. So, nilagyan ko si Matias dito ng mask. Ayan, ang hirap na walang tripod. So, ayan. Ito yung ano, parang kit sa Emirates na ginamit ko. Nilinisan ko lang siya. Actually, malinis naman siya. And then, nandito yung kanyang ano, yung kanyang mask. And then, meron din siyang sanitizer niya. Yan. So, kailangan turuan ng bata na maghugas lagi ng maglagay lagi ng ganito or huwag tatanggalin yung mask and huwag itatouch yung mukha or yung kamay ng mga kalaro. Pero hindi maiwasan. Good luck na lang. Meron pa rin akong extrang lapis dito. Ang cute niya kasi yung doble siya.
Yung pwede siyang ganito, violet, this green. Actually, bigay ni Lola to. Bigay ng Lola niya. And nginat-ngat na ni Agatha. Kung may mga extra siyang Crayola din na ganito. Jumbo naman siya. Mas malalaki in case na kailangan niya. And washable din to. Niratrat again. Niratrat na din ni Agatha. Yung iba pa lang yung nilagyan ko ng cover. Then mamaya lalagyan ko na rin ng cover yung iba. So, ito, 10 pieces na siya. I got it for only $3.99. Sobrang mura lang. Kasi kung bibilin mo siya ng isa, magiging cost ay $1.99 or $1.50 isa. So, ayan. So, parang mas mura siya ng ganyan. And then, ito yung cover. Then, ito yung cover na binili ko na basta lang siya ilalagay sa notebook. Sobrang easy gamitin. And it cost 79 cents. And ito yung mga extrang siguro kakailangan ni Matias in the future. So, bumili ako nito. Meron sa loob siya ng mga glue, and then yung glue stick, and then meron din siya sa loob na tape na binuksan ko na siya actually. For sure kakailangan ni Matias yan. So, binili ko na rin para hindi na ako mag-aalala. So, ito ball pen. Binili ko to kasi naalala ko nung nasa Pilipinas pa kami si Mama kasi. Pinapadala kami ng ganitong tatak ng ballpen. And, naalala ko siya. Ayan. And, bigla ko naalala. And, nag-feeling throwback. Nag-throwback Thursday. Ayan. Binili ko siya. Sobrang ganda nitong gamitin, guys. Ginagamit ko to nung high school ako. And, wala lang. Binili ko lang siya. Gagamitin ko. And, bumili din ako ng Crayola ni Matias. 24 lang yung pinili ko kasi ang dami niya ng mga colors. Kasi sa ngayon, grade 1, na kailangan lang nila yung mga main colors. So, ayun, ito lang muna yung binili namin. Yung ibang gamit, binili ko sa Frost Dochimi. Yung iba naman ay sa Inchik. So, ito, binili ko siya sa Chinese store. Ayan, 120. Yung color, siya, Cartoon Chino Colorado. Parang art paper sa atin. Pero matigas. And then, ito, kailangan niya to yung red na pang cover for, subject na Italiano. Ito naman, subject ng math. And then, bumili din ako ng astucho niya. Binili ko din siya ng ganitong pencil case kasi para sa mga lapis nga at saka sa mga pantasa na malalaki. At saka para next year, pwede niya pang gamitin. Kasi dito naman sa Italy, hindi maarte yung mga bata. Kumbaga, as long as matibay pa at saka okay pa siya. Okay pa siyang gamitin, hindi sila nagpapalit. Hindi kagaya sa atin na parang pag inulit mo, tutuksoin ka ng mga ibang bata. Dito okay lang. Dito niya ilalagay yung extra lapis at saka ito. Sa grade 1 kasi, kailangan nila to yung nilalagay sa lapis para malambot sa pagsusulat. Hindi nagkakaroon ng kalyo kagaya ko. Ito, meron siya. Sa Frost Dochimi ko nakita yung ganito. Ganitong tipo ng lapis. Ito for right-handed. Ito naman ay para sa kaliwete. So, ganito siya. Yung may parang ukab-ukab. Para madali siyang gamitin. Like that. So, I got it for $1.70 ang isa. Ito naman ay $2.20 ang isa. Extrang pantasa kasi kailangan ng pantasa na yung may cover. Kasi yung na kay Matias walang cover eh. So, bumili na rin ako nito. 1 euro lang to sa Inchik. Ito yung lunchbox ni Matias. Nilagyan ko na ng name kasi baka may kapareho si Matias. Ang lagyan pa din ng pangalan dito. Bala ko kasi tatahian ko siya ng name. Hindi ko pa siya nalalagyan ngayon. Medyo busy pa. Pero siguro bukas nalagyan ko na siya ng tahing name para hindi talaga mawala. Walang kawala. So, ito yung gusto niya. Gusto niya yung minion kasi. Tapos, simple lang siya, guys. Ayan. Sa loob. So, ayan. Napaka-simple lang. Kasi si Matias, lalaki. Kailangan ng simple yung gamit lang. And, konting update na rin sa nangyari kanina. Ngayon kasi, nag-start talaga yung school ni Matias September 14, 2020. And, syempre, new normal. Hindi na tayo dun sa dati. And, syempre, kinakabahan pa rin kami. And, kahit sinong mga nanay na nandito na may mga anak na ipinapasok sa school nila, sobrang kabado kasi kasi ang daming pagbabago kagaya ng nakamask ang mga kids
At saka yung mga, hindi lang mga kids, yung mga teenager or yung mga high school, bago na lahat kailangan dobleng pag-iingat. Pero syempre kami kinakabahan kasi nga si Matias, grade 1 pa lang siya and papasok pa lang siya sa mundo ng pag-aaral. Parang magiging mahirap para sa amin, para sa kanya, yung sitwasyon ngayon kasi nga may mask and then yung social distancing, paano kaya nangyayari yun sa loob ng classroom, di ba? Parang clueless. Pero in-explain and sinecured naman kami ng teachers na huwag kami mag-alala tungkol sa ganitong sitwasyon. So, ang magagawa lang natin is mag-pray and think positive. Think positive, ha? And konting update nga pala sa school dito, bawal mong ipasok ang mga bata ng kapag may ubos sila or may sipon, kailangan sukatan mo siya ng temperature para, ayun, kapag nag 37 kasi siya above, 37 degree above yung temperature niya, hindi siya pwedeng pumasok. And kailangan tumawag siya sa doctor niyo, family doctor niyo, para i-update kung ano nangyayari sa bata and then saka sila magte-test. Basta bawal pumasok ang may mga nilalagnat or may mga sinat or may ubo or may konting sipon lang. Kaya medyo stress yung mga nanay ngayon na nag-work. Kasi ako, stay at home lang talaga ako. And yung sa kagaya ng mga ibang nanay dito na sinesend nila sa school talaga yung mga bata, sobrang stressing sa kanila yung magkaroon lang ng konting ubo yung baby nila. Eh, pauuwi na. Siyempre, sino magbabantay nun, di ba? Wala kasi kailangan nilang mag-work. So, ano yun? I feel so sorry sa mga nanay na gano'n na kailangan magtrabaho. At the same time, kailangan nilang alagaan si baby. So, ayan guys. Thank you for watching. And please don't forget to like and subscribe sa aming channel.